Magandang araw mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang paghahamon ni Jermall Charlo kay Dmitry Bivol. Update na rin kay Cuadro alas Casimero. Sa ngayon nakarating na po sa South Korea Paradise City ang kampo ni Casimero. Ibig sabihin mga tol, wala nang makakapigil sa laban niya kay Rio Acajo sa December 3. Matatanda ang naglabas pa si Silver Boys dati na may sulat umano galing Paradise City na sinasabing walang event sa December 3. Pero ngayon nakarating na mismo si Casimero sa South Korea, ibig sabihin wala nang problema sa laban. Pagdating naman sa tanong ng mga fans kung nakuha ba ni Casimero ang tamang kilo, tingin ko mga tol hindi problema ang kilo ngayon ni Casimero dahil 10 rounds na ang title fight ang laban. Mas mataas ang timbang ngayon sa super bantamweight kumpara sa 118 pounds. Ang kailangan na lang gawin ni Casimero talunin si Rio Acajo para magtuloy-tuloy ang pag-angat sa ranking. Kaya suportahan po natin ang laban niya sa December 3. Sa ibang banda naman nagamon si Jermall Charlo kay Dmitry Bivol. Ito ang hamon ni Charlo mga tol, tinanong niya muna si Bivol kung papalag daw siya sa laban. Sagot naman ni Dmitry Bivol, anong timbang tayo maglaban? Sagot naman ni Charlo sa 168 pounds, ibig sabihin kailangan bumaba ng timbang si Bivol. Sagot naman ni Bivol, pwede siguro tayo maglaban pero target ko ngayon ang maging undisputed champion. Sagot naman ni Charlo, meron akong WBC belt, gusto mo ba ng WBC? Sagot naman ni Bivol, WBC belt sa 160 pounds ang hawak mo, hindi pwede yan mababa. Kung may belt ka sa 168, baka pwede pa tayo maglaban. Sagot naman ni Charlo mga tol, wala akong belt ngayon sa 168, pang attraction lang gusto kita makalaban. Sabay nagkamayan ang dalawa mga tol, gusto lang ni Charlo lumaban kahit walang belt. Pero malabo ito mangyari sa ngayon dahil hawak pa ni Canelo ang undisputed belt sa 168 pounds. Dapat ang hamunin ni Charlo mga tol itong si Janibek Alimcanoli at si Triple G para undisputed sa middleweight. O kaya labanan niya si David Benavides at si Demetrius Andrade sa 168. Maraming option ngayon si Jermall Charlo kung gusto niya lumaban sa champion. Ang problema lang ngayon magkakaiba ng promoter. Sa ibang banda naman, update kay Deontay Wilder. Matatandang nagutos ang WBC na maglaban si Wilder versus Andy Ruiz para sa WBC Eliminator. Ayon sa kampo ni Deontay Wilder mga tol, interesado sila sa laban. Pero nakahanda umano i-bypass ang laban kay Andy Ruiz. Mas priority daw ang laban kay Anthony Joshua kung i-offer ngayon ni Ed Hearn. Mangyayari daw ang laban sa UK kung saan baluarte ni Anthony Joshua. Sayang din ang laban na ito mga tol dahil ito dapat ang maglaban noon sa Undisputed. Hawak dati ni Joshua ang tatlong belt habang hawak naman ni Deontay Wilder ang WBC. Pero nag-inarte pa kasi ang dalawa noon kaya hindi naglaban sa Undisputed. Hanggang natalo si Wilder kay Tyson Fury, natalo naman si Joshua kay Oleksandr Usyk. So ngayon parehas walang hawak na titulo, ngayon pa interesadong maglaban. Kaya sayang ang pagkakataon noon parehas may hawak na titulo. Baka mangyari din ito kay Spence at Crawford, parehas magawan ng belt bago magbanatan. Samantala bago tayo magtapos mga tol, kung naghanap ka ng tayan sa boxing, mag-message ka lang sa pin comment para ma-register ka ng admin. Maraming salamat po.